Sinayaan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda at mabiyayang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Halinang ipagdiwang ang paggunita kay San Isidro Magsasaka. Siya po ay huwaran ng ating pamumuhay na nagtatampok ng kapurihan, dangal ng paggawa. At gayon din naman, ang maging dahilan tayo para sa kaligtasan ng ating kapwa sa magitan ng ating gampaning pamumuhay bilang Kristiyano. Ang ating bumuhay Kristiyano ay hindi lamang yung nagasimba, tayo dapat ay kumikilos, gumagawa, hindi naghihinamad at tayo ay maging kabahagi sa pagpapatuloy ng gawang paglikha at gawang pagliligtas. Si San Isidro po ay santo patron ng Espanya at ng mga pook na ang pinagkakaabalahan ay pagsasaka. Yung asawa niya ay banal din sa Santa Maria de la Cabeza. At yayamang tayo ay nagdadasal. Ano ba ang sitwasyon ng mga magsasaka? Isa pong irony na kung sino yung nagbibigay sa atin ng kabusugan ay siyang pinakadukha. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating kilanlin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming maglingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagbunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mangangalakal ng mga telang porpora. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya ay naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangapapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
tayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ang gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang umaga sa lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Isidro Magsasaka. Kung kayo po'y mamimiesta ay dyan sa mahabang kalsada rito sa labas hanggang doon sa dulo ay dyan ay piyesta. Kung gusto naman ninyong pumunta sa Cuenca ay piyesta rin po doon, maging sa Lukban at maging doon sa bayang sinilangan ni Cardinal Vidal sa Mugpog ay ipinagpipiyesta po si San Isidro. At kung babakasin natin yung pagsisimbang gabi o Misa de Gallo, we could trace the spirituality that being nurtured for us by that beautiful sacred tradition. Yung po ay galing pa sa Espanya via Mexico. Pagkat yung kabanalan ni San Isidro ay itinatampok, madaling araw pa lamang, si San Isidro ay napunta sa simbahan upang mataimtim na manalangin. Dumalo sa pagdiriwang ng misa, saka lamang siya pupunta sa bukid na kanyang sinasaka. Then nandun ang puri at dangal ng paggawa. At matapos po yung kanyang gampaning gawain, marahil ay sa dapit hapon, pupunta na muli siya sa simbahan. Hindi yung diretso sa bahay, kundi nadaan muli sa simbahan upang magpasalamat sa Diyos. Pagkat tayo po
dapat nananambahan sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kung ano yung dinadasal mo, dapat yun ay gawain mo. Yung ginagawa mo, pagod at pawis, hindi yung tayo ay kain laang ng kain at manghihinamad pagkatapos. Ay hindi po yun ay kabanalan. Kinakailangang ang dasal natin ay pangkalahatan, sumasaklaw sa lahat-lahat ng dimension ng ating buhay. Sa economy, yung economy ay yun ay pangkabuhayan. Eh, sabi ninyo ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang dangal ng paggawa. Ipatunayan natin yon na tayo'y naghahanap buhay, hindi hanap pera. Hanap buhay. At yung hinanap buhay natin, nagbibigay buhay sa ating pamilya at sa sino mang taong nakakasumpong natin sa pang-araw-araw na buhay. Yan po ang misyon natin. Sa larangan ng politika ay gayon din. Pagkat the way we make decision, the way we use our talents and potentialities and even power, yung ba ay para sa kabutihang pangkalahatan o baka makamaigi o mabuti lang ay para sa iyo, ay mali po yun. Kung tunay kang umiibig, naalaala ko eh, the highest form of charity is politics. Ay nakalulungkot, ano, sa halip na gamitin yun sa kabutihan ay ginagamit sa kalokohan. Sa culture, paano tayo nagbibigay ng meaning sa ating buhay? Do we have a meaningful life? Kahapon ay binanggit sa atin ang pag-ibig. Yung bang pag-ibig mo ay mapanligtas, baka yun ay romansa laang. Baka yun ay sasabihin mo laang peace be with you, pero hindi ka naman peaceful. Sumaiyo ang kapayapaan, pero ikaw pala naman ang walang kapayapaan sa iyong kalooban. Kasi yung dila mo ay nagdidilang demonyo, hindi nagdidilang anghel. Kasi kung ikaw ay nagmamahal, ikay grasya at hindi ka disgrasya. Si San Isidro de Merlo y Quintana, ay siya po ay santo patron ng mga magsasaka at maging ng peacer po. Nakalulungkot po, ano, na kung sino pa ang nagpapakain sa atin ay siyang kandahirap sa buhay. Irony, ano, balinto na. They are the poorest pagkat ang income nila ay 40.3% laang po. 40.3%. Ano, kandahirap pa nilang mapag-agawan tayon sa buong maghapon. Wala pang piso yung kanilang kinikita araw-araw, amaka 40 sentimos laang. Hindi ba ninyo napapag-isip yan na kita'y kain ng kain? At gusto pa natin masarap na pagkain. Ang lahat pong lang ito ay nangyari pagkat nandyan yung hindi wastong lohika, illogic of rice liberalization. Rice inflation. Akala ba ninyo ay yung pera lang ang ninyo ang walang balor? Pati rice din. Ano? Nawawala ng balor. Pagkat ang pamahalaan ay hindi interesado na tulungan ang ating mga magsasaka.
Napakaraming land conversion. Hindi land reform, land conversion. Ginawang subdivision yung datirating at ginawang resort ang mga datirati lupa na sinasaka. At kung naidulot man yung mangilan-ngilang ektarya ng lupa ay para po bagang bingwit, no? May string attached. Ay sino naman ang masisihan sa pagsasaka kung yung sinasaka mo ay hindi makaagwanta sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Mas ginugusto pa, obsession of importation. Yun po ang masama sa rice tarification and liberalization. Yung iyong sinaka, pagpunta mo sa ano, hindi mo maipagbili pagkat naroon sa merkado yung imported. Buti kong imported lang. Cartel at saka smuggling. Yan ang daming imported rice, pero ito'y bunga ng cartel, smuggling. E di talo na yung produkto ng magsasaka. Babaratin. Binabarat ng kung sino-sino at sila ang nakikinabang ng pakinabang, hindi magsasaka. Maski sa pagsasaka ng yung ay gaon din, hindi sinusuportahan ang coconut industry, ang sinusuportahan investor. Nangungutang tayo pero ang nakikinabang ng inutang ay hindi taong bayan, bulsa ng politiko at bulsa ng mga krunis at mga gahaman sa yaman at kapangyarihan. Sorry for the word, pero this is the reality. Hindi naman pwedeng kita ay magpaplastikan pagka buhay na ang pinag-uusapan. Pagkat kung kabanalan ang pag-uusapan, ito'y kabuuhan ng buhay. Hindi yung buhay mula ang, kundi buhay na kapakipakinabang sa lahat-lahat. The totality of human existence must be holy. Mananambahan ka dapat sa espiritu at katotohanan. Mamuhay tayo sa katotohanan, hindi sa pagpapanggap, hindi sa pagkukunwari, hindi sa peke na larangan ng buhay, kundi magpakatotoo. Maging tapat ka sa pagiging kawagis, kalarawan ng Diyos. At gumawa ka kung ano yung ginagawa ng Diyos. Human person is created unto God's image and likeness. Kaya yung iyong kilos at galaw dapat katulad din ng kilos at gawa ng Diyos. Totoo, kapupuitan ka. Hanggang ngayon ay kinapupuutan nga ang mga magsasaka ay nagdidemonstrasyon ay sasabihin, yan ay komunista. You are branded or red tagging ang ginagawa. Ito ba ang pinag-aaralan natin sa paaralan? Ano ang tama, ano ang mali? What is true and what is false? Sa inyong ugnayang mag-asawa, ano ang tama, ano ang mali? We need to be humble, open, and receptive to the promptings of the Holy Spirit. Dinadalisay ng Espiritong Banal ang ating isipan, puso at kalooban. Turning away from sin as well as sinful system and structures. Pagka ang balangkas ng lipunan ay makasalanan, hindi makatarungan. Ibig sabihin ay something is wrong from within. You as well as from the outside world. Dapat po kung katotohanan kung ano yung niluloob ng Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit, hindi na kapara ng sa impyerno.
So we need really to acquire a critical analysis. Mapanuring pananaw. Mapanuring pagkilatis, kumbaga. Ano yung kilos? Ano yung nararamdaman mo? In-depth diagnosis. Pagka po kita napunta sa doktor, dinadiagnosis. Hindi lamang yung internalities, pati yung iyong ways of doing. Yung lifestyle mo. Yung diet mo. Hindi pwede sa atin ang matigas na ang ulo ay matigas pa ang puso. Anong uri kita ng lupa? Pagkat lupa yung sinasaka ni San Isidro. Yung bang lupa, yung pagkatao mo ba'y tinikan? Bato? O matabang lupa? Anong uri pagka binabasa sa iyo ang salita ng Diyos? Yung bang pagkatao mo ay sungkaki o yung ikaw pa ang may ganang mayamot o magalit samantalang yung inuugali mo ay mali. So it is a question of good manners and right conduct. Our behavioral patterns, our attitudes as we consider who we are before God. Sana po, ihilingin natin ang grasya ng Espiritu Santo para maging logical tayo. Makatuturan tayo. Napakarami po nating reason, but most of our reasons are not reasonable. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakilagay na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani na mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay
ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo
at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya. Gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries at advocacy for social justice and peace, non-violence communication, at maging yung pong mga nasa environmental concern and promotion of life and stewardship of creation. Yung pong mga nasa public and government service, maging yung mga nasa private activities, yung mga nagtatrabaho sa hospitals, clinics, at maging yung mga nag-aasikaso, nag-aabyad sa mga may karamdaman nating kasama sa pamamahay, maging yung mga elderly, at yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, katulad ni San Isidro, mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung pong mga mag-aaral, merong mga ina-accomplish na academic requirements, merong pagsusulit o academic examinations, maging yung pong mga nag-prepare to take up board exams pertinent to the professions they wish to be. Yung mga nasa sitwasyon ng digmaan, yung mga nag-aasikaso sa mga sugatan at mga apektado ng kalamidad, maging yung po mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa araw na ito at sa buwang ito ng Mayo, mga nagadibusyon kay Santo Padre Pio at yung mga samo dalangin commended for our prayers, maging kay Saint Isidore. Pakisama rin po ang mga taga-Pinyahan, yung nasa likod ng LTO sa Quezon City. Pagkat yung paroka pong yun ay dedicated ko ay Saint Isidore. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na po yung mga pumanaw nating magulang, kapatid, kaanak, at mga taong naging bahagi ng ating buhay. Lalo na po yung mga taong buong sipag at tiyaga na naging magsasaka na no, ngayon ay pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Bernabe, Santo Tomas, San Isidro, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana magkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May kagalakan, may pagmamahal, pagpapatawad. Magbigayan kayo ng kapayapaan at Easter Monday, Feast of Saint Isidore Blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Malaki ang pakinabang sa panalangin ng banal, paghiling niya sa may kapal, magkakaroon ng ulan at bukid ay matatamnan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Belly doctor, immolated lamp, good shepherd who gave his life for the flock of his loves. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Spirit, open us to hope, Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani na mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap, nahahinan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tikit sa Osteria. Amin din pong ipinaalam sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-6, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultation sa May 20, ganap na 9 ng umaga hanggang sa 4 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22, ganap na 4 ng hapon, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. At 3, Operation Pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista. May 24, ganap na 7 ng umaga hanggang 11 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. 7, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay may isinasagawang car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito po ay isang fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari po kayong makabili ng tiket sa pamisahan o sa mga nakastasyon sa paligid ng ating simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Balik ng tiket, stubs at payments hanggang May 20 na lamang po ito. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Sa araw pong ito, sa mga parokya ay nagbibindisyon o nagbabasbas din po na mga kagamitan sa pagsasaka. Maging yung pong binhi o seedlings na
gagamitin sa pagtatanim ay binabasbasan din po sa araw na ito. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items at maging ang mga kasangkapan sa pagtatanim, pagsasaka na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng pakikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami po ay merong ipinatatayong bahay pari at sa aming pagdiriwang ng 45 taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Ito po ay magsisilbing landmark alaala ng pagdiriwang, kaya kami po ay humihingi ng inyo ding panalangin, pagmamahal, donasyon at tulong para ito ay patuloy na maipatayo sa kapakinabangan ng mga nakatatanda at lalo na yung mga may sakit naming pari. Salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at mga donasyon. Sumainyo ang Panginoon at sumain rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat sa Kanya. Puri ng Kanyang pangalan, puri ng Kanyang pangalan, sapagkat ng Panginoon ay buhay.